nagdiriwa. Galak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali.
At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakinaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri
sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkakaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling nila Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni Solomon, patakbon lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggiglalas sa nangyaring ito? Bakit niyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya ninyong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusan nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng konting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hiniring niya para sa inyo. Siya dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawin propeta tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat na sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makinig sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hiniring ng Diyos ang kanyang lingkod
at siya'y unang sinubo sa inyo upang pagpalaing kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning niyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig sa lahat ng bagay malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala, nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala, dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat nang nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw.
sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good morning po sa inyong lahat and happy Easter. Huwag nating kalilimutan, tayo po ay nasa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nagpapatuloy pa rin ang pagdiriwang natin sa tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan at kamatayan. Kaya matagal-tagal po tayong magbabatian ng Happy Easter. Pag may nagsabi sa inyong belated, mali. Never been too late. Sapagkat nagsisimula pa lamang ang Easter season. Kaya walang belated, kundi Happy Easter lang ang bati natin. Pag nakikita niyo yung mga kasama niyo sa bahay, sa trabaho, Happy Easter. Yun ang pinaka magandang pagbati. Sapagkat yun ang bati ng kapayapaan, ng pag-asa, bati ng tagumpay. Happy Easter. Kaya si Kristo, tuloy-tuloy siyang nagpapakita. Itong ating mga naririnig na ebanghelyo, itong week na ito ay tinatawag nating Oktaba. Octave of Easter, 8 araw, first 8 days. Kaya meron pa rin tayong papuri sa Diyos. Ganun na lamang ang kagalakan natin. Sabi nga ng ebanghelyo natin, ito ang katuparan ng sinasabi sa lumang tipan. Ito ang katuparang sinasabi ng mga kasulatan tungkol sa Mesiyas. Hindi lamang na mamamatay, hindi lamang na pahihirapan. Baka nakakalimutan natin, may muling pagkabuhay. At yon ang labis nating ipinagdiriwang. Kaya si Kristo, itong mga araw na ito, nagpapakita, nagpapatunay, na hindi nabaliwala ang ginawa nilang pagsunod, paniniwala sa Kanya. Sapagkat siya ay muling nabuhay at ito rin ang sasapitin ng mga taong mananatiling tapat, tunay sa kabutihan. Kaya nga sa huling bahagi ng Ebanghelyo, napakahalaga ng kanyang bilin, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Pero pag sinabing saksi, hindi lang tayo tumingin, hindi lang natin nakita, hindi lang natin pinag-uusapan. Pag sinabing saksi, witnessing, pagpapatotoo. At paano tayo magpapatotoo? Sa ginagawa nating sa buhay. Kaya nga, sa mga magulang, ano ang pinakamagandang paraan ng pagtuturo sa mga anak? Witnessing. Ibig sabihin, ipakita mo, huwag mo lang sabihin. Ayaw mo ng sinungaling na anak, ipakita mo na tapat ka at totoo. Ayaw mo ng tamad na anak, ipakita mo rin na nagsisipag ka. Ayaw mo ng palamurang anak, edi huwag kang magmura. Ayaw mo ng nang-aaway na anak, huwag kayong mag-away. Witnessing. Kaya yung sabi ni Kristo, kayo ang mga saksi, gawin ninyo ang mga nakita ninyong mabuting halimbawa. Kaya sa ating unang pagbasa, sila Pedro, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ano ang ginawa nila? Ginawa nila ang ginawa ni Kristo. Nagpagaling ng may sakit. Nagpakain ng mga nagugutom. Tinuruan ang mga mangmang. Witnessing. At paano nila nagawa ito? Sabi ng unang pagbasa, sa pangalan ni Jesus. At yun din ang sinabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, sa pangalan ni Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus.
Kaya nga mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, ito ang sikapin natin. Maging patotoo tayo. Maging mabuting halimbawa tayo. Ito pong tuwing Webes, ito yung bagong programa ng ating simbahan, I Thursday. Feeding program po natin ito ng simbahan ng Quiapo. Alas 8 ng umaga, darating dito, maaga pa lang. Actually, mamaya, nakapili na sila dyan sa ebanghelista. Ito yung mga kapatid nating talagang walang tirahan. Homeless. Sinuyod sila ng ating mga kapatid na lingkod. At tuwing Webes ng umaga, pagdating nila dyan, huhugasan sila ng kamay ng ating mga volunteers at staff. Kasama rin nila ako, tuturuan sila, pakakainin, at bago umalis, huhugasan naman namin ang kanilang paa. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, isang tabi natin ang anumang hiya, pag-aalinlangan at takot sa paggawa ng kabutihan. Sa kaibuturan ng puso natin, nandun ang kabutihang binigay ng Diyos sa atin. Huwag mong ikahiya, huwag mong itatuwa, huwag mong itago at ipagdamot ang binigay na kabutihan sa kalooban mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag lang natin pagkwentuhan ang naging nangyari nung mahal na araw sa atin. Huwag lang natin pagkwentuhan ang mga ginawang magaganda ng Diyos sa atin. Ipasa natin sa iba ang pag-asang binigay ng Poong Nazareno sa atin. Pag-asa sa pamamagitan, hindi lamang ng ating mga kwento at salita, higit sa lahat, pag-asa sa pamamagitan ng ating mabubuti at tamang ginagawa. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa ating paglalakbay kasama si Kristo. Idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ang atin pong itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa ebanghelyo ng pagsisisi at pagkapatawad, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, may hatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghati-hati ng tinapay sa Eukaristiya, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ipagdasal po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya sa ating bansa, ang walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga bilanggo at katutubo, ang lahat ng may sakit at ang mga nanggagaalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating nasa ibang bansa na nagsasakripisyo
alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo po ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang kaparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mo pong banalang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakalabas sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay ang
Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Kung nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumulo po tayo, maraming salamat po. Pinapalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsisimba dito sa ating simbahan ng Quiapo. Yung mga hindi po makapunta pa rin pero nagsisimba online, at sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon, material man po o pinansyal. Malaking bagay po yan para sa ating mga programa at gawain, katulad ng ating feeding program tuwing Webes ng umaga. Kaya nga, kung kayo po ay nais magbigay ng pagkaing pandagdag, inumin man, prutas, sana po Miyerkules, kung gusto po ninyong dalhin, ibigay para Webes ng umaga ay maisama natin sa ating pagpapakain sa kanila. Salamat po sa mga kapatid nating nasa ibang bansa rin na nagbibigay ng tulong kahit na sila ay malayo. Alam ng Diyos, meron kayong sari-sariling pangangailangan at kakulangan. Pero hindi makakalimutan ng Diyos ang ginagawa ninyong kabutihan. Siya na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.